me in, let me in, yeah. Mag-review tayo no sa Kawasaki Ninja 250 SL. Before time proceed, shoutout nga pala sa mga nanonood ngayon. Sana po isuportahan nyo po ang ating content para makapag-upload pa po tayo ng mas maraming videos na katulad nito. Ang review po natin ngayon ay yung mga modifications na na-attached, mga accessories po na na-attached dito sa motor na ito. Kung na-expect nyo po, i-review ko yung performance ng motor, yung takbo ng motor, at regarding talaga sa motor na to is hindi po ito yung content para doon. Itong content na ito is para po sa mga modifications na nilagay ko sa motor na to. Baka meron po sa inyo na may ganitong motor at nagpaplano po kayong i-modify. So, ito pong video na to is para po sa inyo. Unahin natin yung sticker. Ito yung kulay. Ito yung kulay ng motor. So, ito po is hindi po yung original na kulay niya pagbili. Ang kulay po na ito is pearl white chameleon purple. Na sinasabi po itong sticker, nabili ko po sa Shopee. Okay, kung gusto niyo pong tanongin yung presyo, andyan po sa screen, ito po yung presyo, ito po yung details ng sticker. Based naman sa kulay niya, na sobrang nagustuhan ko po guys, kasi pag tinamaan siya ng ilaw, nagiging purple po yung kulay niya. Like, ito po, example. Yan, maliban sa makinta po siya, medyo nagiging purple po siya pag tinamaan ng ilaw. Hindi po ako sure kung klaro po dyan sa inyo, klaro po sa video na inyo, sa inyo kung hindi man po, pasensya na. Pero dito po sa actual, klaro-klaro po yung pagiging purple niya. Okay, so pinagawa ko po ang sticker, bumili po ako ng sticker at pinagawa ko po siya sa sticker shop, pero kinulang po sa oras kaya ako na po yung nag-continue sa bahay, ikabit yung mga dapat ikabit kasi sarado na po kinabukasan eh, nung time na yun, sarado yung shop nila. Kaya ako na ang nagkabit. Okay. Pero, suggestion ko po, kung magkakabit kayo, dapat po pala professional tayo pag nagkakabit. Kasi katulad po nito, yan po, halata po talaga na sticker siya. Hindi po professional yung pagkakabit ko. Yan po, tingnan po ninyo. May mga ano po siya. Sobrang cut at saka parang ano po yung ano niya, nasusunog yung sticker niya sa init. Yan po. Okay, dito naman tayo sa handlebar. Okay, sa handlebar niya dito sa kanan, bumili po ako ng handlebar na crash guard. So ito, marami pong klase nito sa online pero ito po yung napili ko. So kabilaan po yan, dito din sa left meron din po yan siya. Yan, so yung presyo niya, ito po, pakakita ko po sa screen. Pagkakabit po nito is nagamitan po yan siya ng Allen. Okay, yan, pag hinihigpit mo siya, mas humihigpit siya sa loob. Okay, so far matigas naman siya. Yan, goods naman yung pagkakabit sa kanya.
So next naman is itong handlebar switches. So itong mga switch na ito, itong switch na ito is hindi na po ito yung stock na switch. May nakita po kasi ako sa online na yung switch nila is umiilaw. Naalala ko po yung router ko dati na meron siyang umiilaw na blue. So kaya nag-search din po ako ng ganito at ito po yung nakita ko sa online. Yan. Umiilaw po ito siya. So i-on po natin. Yan. So nakikita nyo, umiilaw po yung switch. Yan. Yan. Ito po, ang kulay nito is rainbow. Akala ko po nung una is hindi po siya nagbiblink, wala pong transition. Eh nung pagdating, pag-testing ko po is ito meron nagbiblink po siya. Kasi sa, hindi ko po nabasa dun sa binilhan ko na nagbiblink pala ito. Yan. So yung buong akala ko is steady lang siya. Kaya ito na nabili ko, nagbiblink siya. So parang advance Christmas na rin itong ilaw na ito. Okay. So ang presyo po nito is ito po sa screen. Okay po. So ang pagkakabit din po nito is hindi din po basta-basta kasi hindi po lahat ng mekaniko marunong magkabit nito. Lalong-lalo na sa Ninja na motor kasi hindi siya fit talaga. Even na universal siya, pero hindi siya as in plug and play lang na dito sa motor ko. So kailangan ninyong lumapit sa isang mekaniko na eksperto para matingnan. Okay, makabit itong ano switch na ito. Pero hindi lang naman ito para sa Ninja, pwede naman ito pang sniper o yung sa mga scooter, yung Aerox, Mio. May nakikita naman akong ginilalagay nila ganito, yung mga Honda Click naman. So depende na po sa inyo kung gusto niyo magpalagay ng ganito. Kasi para sa akin maganda po kasi siya, lalo na pag may ilaw-ilaw ganyan. Especially pag gabi, mas madali mo siyang makita. Naman yung stock din, wala naman yung problema, pero ito ginusto ko lang talaga palitan yung ano, yung lights ay yung switches, sorry. Okay, next is meron naman tayong cellphone holder na na-adjust mo lang ganyan, nabibend lang depende sa gusto mo, pwede ka rin mag-charge dito. Yan, nabili ko lang to sa shop, nasa 800 pesos so hindi pa kasali doon pagpapakabit ng ano neto kasi kailangan nito ng ano ng wiring kasi may kasama sang charging dito. Yan. So yun. Next naman po is itong windshield niya. Ito po. Yan. Yung windshield po niya dati yung kulay is ano po siya, iridium na blue. Pero nagsuggest po yung may-ari ng sticker shop na pangit daw po tignan, hindi po daw bagay sa motor. Kaya sabi niya, lilibre niya ako ng ano, ng sticker itong black. Libre na, libre yung pagkakabit, libre na yung sticker, wala na akong babayaran. So shoutout sa iyo sir, thank you po sa ano, sa suggestion niyo tsaka sa palibre ng ano sticker sa aking windshield. So sana all po. Hindi po yan sa carbon, hindi yung carbon lodi, plastic lodi lang po yan siya. So wala po tayong asahang carbon dyan. Okay, next po is ang kanyang winglet. Ito. So itong winglet po, nabili ko po ito sa Shopee, no, from Indonesia pa po ito. Wala pong, hindi ko po alam kung meron po mga binibenta dito sa Pinas. Pero ito po siya, nabili ko po yung winglet na ito sa Shopee. Yan. So ito po yung para talaga sa Ninja, no, sa motor na ito, no, Kawasaki Ninja 250SL. So may sticker na rin siya nakalagay, Kawasaki Racing. Yan. So hindi po siya plug and play, wala po siyang kung saan mo pwede ikabit. So depende na po sa diskarte ninyo, pwede nyo butasan. Ito sa akin, pinagawan ko lang po ng ano, eto, kinabit siya sa cable tie. Yan, kung nakikita nyo po yung cable tie, eto po yun. Yan, yun yung cable tie.
sa ilalim niya. Yan. Okay? So, pasensya na po kung medyo hindi pa po fixed yung mga wirings ko dito sa loob. Kung may time po ako, ayusin ko po ito. Pasensya na po kung hindi po fixed. Tignan. Okay? So, sa mga nagtatanong din po kung magkano ang presyo ng winglet, ipapakita ko po sa screen kung magkano. So, ito po yung presyo niya. Next po, ito namang LED light niya. Ito pong LED light na to, nabili ko rin po sa Shopee. So, from China po ito. Actually, itong LED light na ito is para po ito sa sasakyan. Fog light po yan ang sasakyan, pero ginamit ko po, pinakabit ko po sa motor. Eh, yung pagkakabit po nito is naka-sticker type po siya, dinidikit lang po siya diretso sa ano, para magmukhang mata yung ilaw, yung fog light niya. Ito naman po yung headlamp. Ito naman po yung headlamp. Pinalagyan ko na rin po ng sticker. Kinover ko na rin para magmukha talagang may dalawang mata ang ating motor. Pero pinanilagyan ko rin po ng sticker. Ako din po yung gumawa. Kaya halata naman sa pagkakagawa, no? Hindi naman talaga maganda yung pagkakagawa. So, hindi sabihin na ako yung gumawa. Yan. So, ganyan po yung hitsura niya pag naka-on po yung fog light, no? Yan. So, kung nakikita ninyo, yan, maliwanag po yan siya. Lalo na paggabi, maliwanag po talaga. So, parang may dalawang mata na po siya. So, ito po yung hitsura niya pag layo. Mini driving light. Nabili ko rin po ito sa Shopee. So, mumurahin lang po itong mini driving light ko. At yung ilaw nito is yellow. Yung kulay niya is yellow and white po. Yung yellow yung low beam niya. Yung white yung high beam. So, ito po yun. Sample. Yeah. Yung low beam saka high beam. Plug and play lang po ito sa ano, sa motor. Dito ko na po pinalagay. Madali lang po ito ipalagay sa nasa mekaniko. So, kahit sa isap naman sa shop naman siguro, kahit sinong mekaniko kaya naman po itong ikabit. Okay po. So, yun po yung mini driving light. So, yung price at saka details po nito, andito po sa screen. Ayun. Experience ko lang po sa mini driving light na ito, madali po masira yung isa niya dito. Madali masira yung isa niya. Hindi naman itong ilaw talaga, pero yung wire niya dito sa loob na nakakabit. Kailangan i-direct contact mo talaga siya. Hindi siya dadaan dun sa parang kinoconnect siya. Kasi pag lumuluwag po yun siya, hindi na po umiilaw yung isa sa kanila. So, ganun po yun siya. Okay. So, next naman po, ito, radiator cover, yung may nakalagay na RR Mono. From Indonesia po yun siya. Nakalagay po RR Mono kasi sa Indonesia po, ang tawag po sa motor na ito, Ninja 250 RR Mono, yung Kawasaki. So, yung radiator po, plug and play na po yun siya. So, yung presyo niya, andito po sa screen, papakita ko. Yun. Yun po yung price at saka specifications ng radiator cover natin. Plug and play na lang po yan siya. So, no need na po mag-modify dyan sa pagkakabit niya. Ito rin po sa baba, binili po natin yung engine cover. So, mas maganda kasi pag nilagyan natin ganyan para mas protected talaga yung engine natin. Pag halimbawa malakas yung takbo natin tapos natatamaan siya ng bato, or putik, dumediretso doon sa engine. So, dyan pa lang sa kanya, naharangan na. Hindi po ba? So, yung presyo din yan, ipapakita ko rin po sa screen. Ito po. Ayun. So, ito pong engine cover na to is plug and play na lang po ito sa motor na ito. Okay, dito naman po tayo sa mags. Itong mags po na gamit ko is ang Asio Mags version 1, chrome gold
So, ang kulay po niyan is chrome gold. Napapansin nyo, mahintab po siya. Kulay gold po siya. At ang pagkakabit po ng mugs na ito is hindi po siya madali. So, kung gusto nyo po mag-modify ng mugs, hindi po siya ganun kadali sa kagaya po na iniisip natin, kasi ito po siya sa motor ko, hindi po siya plug and play, kasi itong Aisu mugs na ito is para po ito sa Sniper 150. So marami pong kailangan na is alang-alang sa pagkakabit ng ibang mugs. So hindi lang po yun sa basta-basta kinakabit lang. At kailangan din po yung magkakabit niyan is yung mekaniko na marunong po talaga mag-modify ng mugs. So ngayon, yung ginagamit ko po dito na disc plate, isang big disc po, yan po yung itsura niya. So kung mag-modify din po kayo, gagamit kayo ng big disc, titignan nyo po ng maigi kung matibay po ba yung big disc nyo po, kasi modified lang po ang mug, so kailangan po niya ng matibay na disc. Kasi nung experience ko po nung una, nung kumuha po ako ng bagong kabit pa lang po itong mugs na ito, ang una nung nagka-problema po ako is itong disc niya, nagdi-disalign yung disc niya, kasi pag halimbawa malakas yung takbo mo tapos may biglang tamaan ka na butas, ang nangyayari yung disc niya tumatama doon sa caliper. Kaya ito po pinalitan ko na po ng ganitong klaseng disc plate para sa tingin ko po kasi matibay yung disc plate na ito. Yun. So dito po sa loob, yan ang mga pinalitan po dito. Itong una-una, ito pong ihay, ito, which is ito po yun sa kabila, ito, itong ihay. So hindi na po ito yung stock na ihay niya, galing po ito sa Raider 150. So yan. Tapos yung ito, ito po yung sa tawag dito, speedometer. Kaso nung pag-modify sa kanya, hindi na siya na gumagana, kasi hindi po fit sa kanya yung yung paglagay. Siguro may ipapabago lang po ako dito sa loob para gumana po yung speedometer ko. Dito naman po sa kabila, kung makikita nyo, may spacer po yan siya. So yun. So spacer po ginagamit dyan para maging balanse po yung yung pusukat ng gulong sa paglalagay dito sa harap. Kasi pag hindi siya fit, kulang or sobra, hindi naman align yung yung itong shock natin mo, telescopic na na shock. So ito rin may dalawang nut siya. Ginawa na siyang dalawa kasi noong una isa lang ito, pero lumuluwag kasi siya. Kaya ginawa siyang dalawa para mas sulit talaga yung paggagawa sa kanya. So ito naman yung gulong niya. Ito po ang gulong is kasama na po ito sa pagbili ko ng ng mugs. So kung gusto niyo pong malaman ng presyo ng mugs, mamaya isasabihin ko po sa inyo kung magkano po ang bili ko sa mugs na ito kasama yung gulong. So yung size ng gulong po dito sa harap is 90x80x17. Yun po yung size ng gulong dito sa harap. Pasensya na po kung medyo naputik yung gulong natin. Ayan. So dito naman, sa caliper wala na pong binago. Ganito na po yung itsura talaga niya. Ito po yung stock na caliper. Kasi yung big disc, kasya naman talaga siya. Fit naman siya dun sa caliper. Kailangan ng washer dito sa loob para mag-fit yung balance yung pagkain niya dito sa display. So ang size po ng gulong ng rear mugs is 150x70x17. So papansin nyo, yan, chrome gold pa rin yung kulay, same pa rin yung kulay niya, chrome gold. Ang pinalitan ko po dito, una-una po itong sprocket niya, kasi ito pang sniper kasi ito na mag, so kailangan ng pang sniper na sprocket, which is ito. Yan. Kaso hindi siya kasya dito sa kadena, nadudula siya. So kailangan yung stock na sprocket ko, ang ginawa ng mekaniko, di pinagdikit niya yung dalawa. Yung sprocket ng sniper, tsaka sprocket ng
ninja. So yan, binutasan niya yung mga dito. Ito, hindi pa to, hindi niya tinapos ito. Ito lang, yan, dinikit niya yung dalawa para maging fit lang sa kadena yung sprocket. Okay, meron din siyang spacer dyan sa loob. Makikita nyo, yan, may spacer din siya sa loob. So, yun. At saka itong ehay, ito pong ehay, iba na rin po ito siya. Hindi na po ito yung stock na ehay. Nakalimutan ko lang po kung saang motor ito, pero hindi nakadepende po kasi yung ehay sa laki ng butas ng bearing nyo po. So yung bearing na fit naman sa kanya ay parang pang sniper. So, yun pong binili ko na ehay. Ganun din po kalaki. Okay. So, yung haba naman ng ehay na to, sobra-sobra dito sa kabila, kaya pinutol yan namin dito. Pinutol yan, ginawa ng sander. So, isa pa sa binili ko po is itong flange hub. Yan, kung nakikita niyo po ito, flange hub. Yan po yung flange hub na magkoconnect dito sa sprocket natin. At sa loob niyan, yung rubber damper, yun po. So, yung flange hub na yan is pang sniper po talaga, yung sniper 150. Yan po yung ginamit ko kasi yan po yung fit talaga dito sa Asia Mags version 1 natin, na which is pang sniper talaga. Kung sa sniper naman ito ikakabit, plug and play na lang po ito. Wala na po tayong problemahin. E kaso nga lang, nagkataon itong motor natin is Kawasaki Ninja, kaya hindi po siya fit. So dito naman sa kabila, ang ginawa ng mekaniko, ito po yung plate niya. Kung napapansin nyo, kalahati lang yung nakain niya. So plano ko po, papalitan ko po itong plate. So kalahati lang yung nakain niya. Yan, kasi maliit po yung plate ng ng sniper. So ito lang managkasya. So far naman po sa experience ko, okay naman po, kumakabit naman po talaga itong, kahit maliit siya, kahit kalahati yung kinakain niya, okay naman yung performance ng brake dito sa rear. Okay, yung adjustment naman dito, sa napapansin nyo, nag-welding yung mekaniko dito. Okay, so dinaskartehan niya. Kasi yung caliper na to, dito to banda sa side. Pero ginawa niya doon banda para mag-fit dito sa plate. So nilagyan niya rin ng spacer. Yan. Dito din sa loob ng caliper nito, may spacer din yan sa loob. Yan. So, ito kasama ng washer tsaka yung nut. Bili ko po ito sa Facebook. Hindi ko po ito nabili sa Shopee or sa Lazada kasi wala na daw pong binibentang ganito, at tsaka wala na rin po ako nakita ng ganito na binibenta. So Chamba po na yung nagbibenta dun sa marketplace, sa Facebook marketplace, kaya inunahan ko na. Binili ko na kasi gustong gusto ko talaga din yung kulay na chrome gold. Ito talaga yung hinahanap ko. Tsaka yung lapad niya, kumpara dun sa version 2, mas malapad po itong version 1. At mas solid po siya. Yung problema kasi dito, maliit yung ehay. Okay? Maliliit yung ehay, pati sa harap, maliit din yung ehay niya. So, malaki yung possibility na magdi-disalign yung ehay. Kasi yung motor natin, malaki. Okay? Yung ehay niya, pang sniper, maliit lang yung mga ehay niya. So malaki talaga yung possibility, lalo na pag may angkas ka dito sa backseat, may angkas ka dyan, mabigat, eh, affected talaga yung ehay. So nung ride ako, itong ehay na napansin ko na tumutunog, nasira na yung bearing ko nung tumama ako sa butas, nasira yung bearing ko. At the same time, nung pag-backlash sa kanya, hindi na po align talaga, na as in originally align yung ehay natin. So ganun po yung risk din na tinitake ko sa pagmo-modify. So siyempre po, magastos po talaga ang pagpapamodify. Hindi po ganun ka biro yung nagastos din sa pagmo-modify. Itong dalawang mags alone tsaka yung kasamang gulong niya, nabili ko po ito ng 11K. Supposed to be 16K yung benta ng may-ari, pero napag-usapan namin, nag-deal kami sa 11K. So yun po yun. So siguro, I think siguro naman swerte na rin ako sa presyo na yun, kasi
solid din naman talaga yung ano, yung mugs niya. Again po, kailangan po talaga na yung magkakabit na mekaniko is yung marunong po talaga mag-modify. Hindi lang po yung standard lang na ginagawa. Kailangan po talaga yung gumagawa ng paraan yung mekaniko nyo para may kabit at may sa katuparan po yung mga pinaplano natin na pinaplano ninyo na ipagawa. Sa video na to, hindi ko rin ini-encourage yung lahat na mag-upgrade, mag-modify ng mugs. But pinapakita ko lang kung ano yung mga nalagay ko at experience ko dito sa mugs na ito. Okay guys, yun no, yun po yung review natin sa mga ano yung mga modify natin sa motor na ito. At sana po yun na nakatulong po sa inyo yung information na naibigay ko. O kung may suggestion po kayo na may or may katanungan po kayo, comment down below sa inyong mga suggestion, opinion o katanungan. Mag sa sound test po tayo, no, sa ating motor.